sa mga ka-money magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. Meron ba kayong mga luyas sa tahanan mo? Alam naman natin ang swerteng na ibibigay nito. Ano ba ang mga swerteng na ibigay sa iyo ng luya, most especially sa kuntil ng luya? Dahil alam naman natin na ang usbong o kuntil ng luya ay napakaswerteng talaga. Maaari mo bang ibahagi sa atin ang swerteng na ibigay sa iyo ng luya? Para sa ganun, ang mga manonood ay lalong ma-inspire sa nabigay na swerte ng luya. Dahil sa araw na to, ang luya ay kayang magbigay ng pangarap mong halaga. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-akit dito. Pwede mong ukitin o usulat mismo sa luyang may kuntil ang halagang nais mong makuha. At pagkatapos mong isulat, pwede mo itong dasalan at isipin na ang bagay na to ay magaganap at makukuha mong talaga. Maging positibo lamang at magugulat ka sa biglaang pasok at dating ng perang inaasam-asam. Kapag nasulat mo na to sa luya, ay iyong dasalan ng taos sa puso at makikita mo at ikagugulat mo ang biglaang pasok ng blessing at biglaang dating ng kaperahan sa iyo. Basta tatandaan ka, money magnet, na sa bawat pagsulat mo ng halagang nais mo sa luya na yan, huwag mong kukontrahin ang bisa nito. Maging positibo ka lamang. Isipin mo na mangyayari ang bagay na to. Isipin mo na ito ay magaganap. Isipin mo na makukuha mo ang halagang ito. Dahil kapag palaging positibo ang laman ng utak at isipan mo, ito ang magaganap sa buhay mo. Alam naman natin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating isipan. Kung ano ang iniisip mo, yan panigurado ang mangyayari sa iyo. Lalo pa nga't sinamahan natin ang pangpaswerteng ritual na luya na may usbong o kuntil, kaya lalo itong mas magiging maswerte. Pangalawang bisa ng kuntil ng luya na maibibigay sa ating buhay. Bisa na maaari nating ilagay sa ating tahanan. Para sa ganon, ang tahanan natin ay pasukin din ng maraming blessing at kakayahan na kumita ng malaking pera. Kaya't kung gusto mo ng usbong na swerte, humanap ka ng kuntil ng luya. Ganyan ang itsura niya. Para naman kayo magkaroon ng kuntil ng luya, kung meron man kayong nabibiling luya na walang kuntil, ilagay mo muna yan sa kusina at hayaan mo lamang tumubo ang kuntil nito. Dahil ang kuntil nito ay kakailanganin natin para sa mas maswerteng paglalagyan upang mas makaakit ng malupitang swerte papasok sa ating mga tahanan at papasok sa ating mga buhay. Ang kuntil ng luya ay maaaring makapagbigay o makapagdulot ng matinding swerte. Kukunin mo lang ang piraso nito. Piraso lang ng kuntil ng luya. Huhugasan mo lamang itong mabuti at pagkatapos mong hugasan ang kuntil ng luya na yan, ay pwede mo yang pasinagan sa sinag ng araw. Ang sinag ng araw kasi ay nagbibigay ng mas malakas na enerhiya. Kahit isang minuto ay okay na. Pagkatapos mong kunin ang kuntil, ay maaari mo itong ibaon sa isang paso. Ibaon mo lang ang luyang may kuntil. Ganyan po ang pagkakabaon. At pagkatapos ay ilagay mo lamang to sa iyong hardin kung saan ang silangan. Kung hindi mo naman malocate, ilagay mo pa sa paso at hanapin mo ang silangan at doon po siya ipupwesto. Kapag naipwesto kasi natin sa silangan, ang silangan kasi ay pagsikat ng bagong umaga, pagsikat ng bagong pag-asa, at uunlad o uusbong ang anumang gagawin mo sa buhay mo. Mapanegosyo man yan, mapatrabaho man yan, mapatahanan man yan, kung ano man ang nais mong mangyari sa buhay mo, ito ay uusbong, lalago, lalaki, at magbibigay sa iyo ng walang humpay na kaswertihan sa iyong buhay. Napakaswerte talaga ng kuntil ng luya. Pangatlong pangpaswerte na pwede nating gawin sa luya ay isang pangpaswerte na maaari nating ituro o pwede nating ibigay sa ating mga mahal sa buhay. Para sa ganon,
Hindi lang ikaw ang siswertihin, pati sila ay maaari na ring swertihin gamit ang luya. Kapag kasi proseso mo ang paggawa ng pangpaswerte, kahit na ikaw ang gumagawa nito at ibibigay mo to sa mahal mo sa buhay, ay pwedeng-pwede. Basta kailangan kapag ginanap mo to ay talaga namang positive ka at yung taong pagbibigyan mo ay sapat positibo din siya. At dapat naniniwala din siya kung gaano kabisa ang kuntil ng luya o kung gaano ang bisa na naibibigay nito sa iyo. Dahil kahit pa ikaw ay positibo, kung ang pagbibigyan mo ay negatibong tao at hindi naniniwala, maaari pong mawala ang bisa. Kaya sa pagkakataon na to, hindi lang ikaw ang siswertihin, pati ang taong pagbibigyan mo nito. Ang gagawin lamang natin ay kukuha ka ng bulak, ilalagay mo at ibabalot mo ang kuntil ng luya sa bulak na yan. Pagkatapos mong ibalot ang kuntil ng luya na yan at dadasalan po natin to ha, dadasalan po natin ng isang ama namin o isang sumasampalataya kung ikaw ay katoliko. Kung hindi ka naman katoliko, ay maaari mong gamitin ang dasal sa iyong relihiyon at walang magiging problema. Basta't ang mahalaga ay madadasalan po natin ito. Pagkatapos po natin dasalan ang kuntil ng luya sa bulak na yan, ay pwede na po natin tong ilagay sa pulang tela. Ang paglalagay kasi nito sa pulang tela ay mas lalong nagpapa-enhance ng enerhiya. Mas lalong nagbibigay ng kalakasan o mas lalong nagbibigay ng enerhiya para maswertihin. Kaya naman, kapag binigyan mo ang isang taong minamahal ng kuntil ng luya na binalot sa bulak, siguradong uusbong ang kanyang success. Ganyan kaswerte ang kuntil ng luya na ibinalot sa bulak. Napakaswerte, lalo pa nga't ibabahagi mo sa kamag-anak na iyong pinakamamahal. Dahil ang kuntil ng luya ay walang iba kundi pag-usbong ng tagumpay, pag-usbong ng bagong pag-asa, at pag-usbong ng magandang buhay sa sino mang may hawak nito. Basta't nadasalan at nagawaan ng ritual, paniguradong magtatagumpay at uunlad sa buhay ang sino mang gumawa ng pangpaswerteng ritual gamit ang kuntil ng luya na nananalig at positibo sa kanyang buhay at naniniwalang kaya nitong baguhin ang proseso at takbo ng kanyang pamumuhay. Basta tatandaan lang palagi mga ka-money magnet na ang bagay na to ay magsisilbing gabay. Manatili pa rin nananalangin kumikilos para magtagumpay. Thank you very much mga ka-money magnet.